Kapamilya, may mahigit sa 8,000 bagong mga abogado sa bansa. Iti matapos na pumasa ang 8,241 sa mga kumuha sa 2020-2021 bar examination. Katumbas ito ng 72.28% ng kabuang 11,402 na kumuha sa kauna-unahang regionalized at digitalized bar examinations noong February 4 at 6. Matapos ipagpaliban ng 2 taon bunsod ng pandemya, ayon kay Bar Examinations Chairperson Justice Marvic Leonen, mula sa 8,241 pumasa, 761 dito ang nakapuntos ng 85 to 90%. 14 o 14 na bar takers naman ang may recognition for excellent performance matapos makakuha na higit 90% na grado. Hindi tulad ng mga nakaraang batch, walang tradisyonal na anunsyo ng top 10 bar passers at sa halip, kinilala ng Supreme Court ang bar examinees na may exemplary performance o yung mga nakakuha ng average grade na 85% o pataas. Itong unang pagkakataong gumamit ng digitalized format ang Supreme Court para sa bar examinations imbes na handwritten exam. Nakadagda sa May 2, 2022 ang oath-taking ng mga pumasa sa bar examination. Ang amin pong pagbati sa mga bagong abogado, kabilang na po ang kasama natin sa newsroom ang aming attorney, si Athena De Paz. Congratulations, attorney!